Nasa studio po natin si Josephine Kadad. Hingi siya ng tulong na makausap ang kanyang anak dahil pinapalayas daw siya nito sa kanilang bahay. Nais niyang magkaayos na silang mag-ina. Eh, pag-ayusin natin eh, Paskong Pasko, eh, dapat magkaayos yung mga pamilya nag-aaway-away. Yan naman talaga ang papel natin at yan ang gusto ko maging papel natin dito. Ma'am Josephine, kanina pa siya umiyak eh. Good afternoon po, Sir Opo. Idol. Magandang hapon po, ma'am. Okay, nag-aaway kayo ng iyong anak na si Miss Joy. Bakit to? Ano bang pinag-aawayan nyo? Eh, nag-umpisa lang po yan, sir. Na-stress din ako dahil may problema nga ako sa asawa ko na nagkaroon siya ng kaso na bawsi. Okay. Ngayon po, eh, nakulong siya. Nung na-release siya, doon kami tumira sa bahay namin, sa Laguna, sa bahay ng anak ko. Ngayon, gusto nilang umuwi na kami ng Bicol. Wala naman akong pamasahe. Yung eyeglass ko, sir, nawala pa. Hindi ako pwedeng magbiyahe na walang eyeglass kasi nahihilong ako. High blood ako, sabi ng doktor ko. Ma'am, anong gusto niyo pong mangyari, ma'am? Ano po yung may paglilingkod namin, Nay? Gusto ko lang, sir, maayos naman na tanggapin nila ako sa bahay. Ayaw ka nilang tanggapin. Gusto mong tumira sa bahay ni Joy. Opo, ang kaso, sir, sabi nung kinakasama, may deed of sale na daw po yung bahay na nailipat na sa kinakasama niya. Okay, kaya si Joy Kadag, ito po yung anak nyo, ang girlfriend niyang si Rose Andy Guzman, ayaw kang patirahin ng kanyang Opo, girlfriend. Opo, marami pong text. Binubugbog na nila ako ng text kagabi pa. Saan po kayo nakatira? Sa bahay po ni Joy, sa anak ko. Ngayon, pinalayas nila ako kahapon. Natulog ako kagabi sa railway station. Oh. Eh, high blood po ako. Wala akong pagkain hanggang ngayon. Walang tulog. Okay. Mama, tanong ko lang, ilan ho bang mga anak nyo? Apo to. Bukod kay Joy, meron pang tatlo. Anong trabaho nitong tatlo? Eh, nasa government po yung isa. Yung isa naman, nasa Cebu. Nasa government yung isa? Opo. Saan po siya nakatira itong nasa government? Sa Legazpi po. Legazpi Albay? Opo. Yung isa? Sa Cebu po. Cebu. Tapos yung isa, may pamilya na tatlong anak. Saan po nakatira? Sa Legazpi din po. Puro malalayo. Etong si Joy, saan nakatira? Sa Santa Rosa, Laguna po. Hello, Joy. Magandang hapon sa'yo. Good afternoon po, sir. Ma'am, andito po si Nanay Josephine. Gusto raw niyang tumira sa'yo. Ikaw na pili niyang gustong tirahan. Although apat daw po kayo magkakapatid, hindi ko alam kung ano talagang reason ba't niya gusto sa inyo. Kaya lang, unfortunately, ikaw raw po, tinatabuyan mo siya, pinalayas mo siya. Hindi naman po, sir, ganun po. Kaso may mga sinabi po kasi siya na nakakatakot din po para sa safety po namin. Kaya nag-decide po kami na wag na lang po siya dito mag-stay. Ano po yung mga nakakatakot, ma'am, ng mga binitiwan niyang salita? Sabi daw po niya, papasabugin daw po niya yung gasol dito. Tapos may kalalagyan daw po ako, papatanggal niya daw po ako sa trabaho. Ano ba pinag-aawayan niyo, Miss Joy? Wala naman po, sir. Yun lang po yung parang kinakampihan ko daw po yung papa ko. Okay, na hindi naman totoo. Opo, hindi naman po kasi ako din po yung sumama kay sa kanya po na mag-usap sila ni Papa noon eh. Parang hindi yan, sir, si Joy, ang boses. Ako po ito, sir. Ako po ito. Oh, kausapin mo, Nay. Oh, alam mo naman na kahapon, di ba? Nag-inusap ka na ng kuya mo na mag-usap na lang tayo. Ngayon, kinausap kita. Ang sabi mo, hindi talaga ako papayag na dito ka talaga sa bahay tumira kasi hindi ko na bahay ito. Nabenta ko na kay Rose Ann. May pinalabas kayong sulat galing sa attorney na nagbayaran na kayo. Pero hindi ko alam kung legit yun o ano. Baka pananakot nilang sa akin na ako'y umalis. Hindi mo alam na kung anong kalalagyan ko kagabi. Natulog ako sa railway station. Walang kumot, walang unan sa paril. Pagising ko umaga. Alam ka na namin na uuwi ka. Masikip tapos, na lang pa ako. Nag-high blood na ako. May susi ka dito sa bahay. Susi ka lang. Yun na nga po. Ang tinatakot niya ako na maglalis na ako. Nandito ang mga texts ninyo sa akin na ngayon umalis ka na. Kung hindi ka alis, ipunta ka mo ng barangay. Ito na namin para sa safety namin. Okay, Miss Joy. Ano po ang gusto niyong mangyari o arrangement na para si nanay ay pwede pa rin tumira muli sa inyo? Opo, sir. Pero ang ano kasi namin, para safety po namin, meron naman po kaming bahay sa Bicol. Ayaw lang po niya doon. Gawa ng lahat po doon na tao, kaaway din po niya. Bakit po niya kaaway yung mga tao doon? Yun din po yung hindi po namin alam, pero lahat po ng tao doon, ayaw din po sa kanya. Kahit yung mga kapatid ng papa ko. Dapat mong alamin natin kung bakit. Para matumbok natin yung problema. Nabanggit mo kanina na may pagbabanta si nanay at meron siya sinabing mga pananalita na nakakatakot tulad ng pasasabugin yung bahay nyo. Bakit niya nasabi yon?
Di ko po alam sa kanya, sir, kung bakit niya nasabi yun. Na ganun nga po, kaya kami natatakot dito, na so, dito siya mag-stay. Nay, bakit mo nasabi yun na pasasabugin mo yung bahay ni... Nasabi sir. Ko yun, sir, dahil sa sobrang stress na ako. Dahil? Hindi ko na alam, dahil yung papa niya may kaso ngang bausi, hindi pa namin nasusold. Ma'am, kung may kaso sa bausi, yung mister mo, bakit mo idadamay sa galit mo itong kay Joy to the effect na pati yung bahay niya babantaan mo pa sa sabuk? Yun na nga, so sir, ang sinasabi, pinipressure nila ako na umuwi na ng Legazpi para isettle na yung problema namin ng asawa ko. Di ba dapat lang, Nay, pumunta ka ng Bicol para ayusin mo yung problema sa tatay mo? Galing na tatay? Po nga kami doon, sir, nung 5 kami pumunta doon. Nung 9, Lunes, bumalik kami, nag-ayos kami sa krami. Okay, so kayo po ang nag-file ng kasong bausi kay Mister. Opo. So kung nag-file po kayo ng kasong bausi kay Mister, dapat nandun kayo sa Bicol para mag-ating kayo ng mga hearing. Wala pa po, sir, yung clearance na ginawa ko dito sa Muntinlupa. Trial court, hindi pa na isasubmit doon. Ma'am, kasi kapag nag-file ka ng case, kung saan man lugar yan, magkakaroon ng hearing yan, kailangan mo umaten. Dahil kapag hindi ka umaten, madi-dismiss yung kaso. O, sir, alam ko naman yun, sir. So, saan mo pinal yung case? Sa Legazpi po. Legazpi? Nahuli siya sa Muntinlupa. Kaya nag-clearance ako, sir. Nahuli sa Muntinlupa. Ma'am, kung nahuli sa Muntinlupa, ibig sabihin may warrant na lumabas. Opo. Okay. Idadalhin po siya ng Muntinlupa PNP sa Legazpi. I-turn over sa korte. Now, mag-hearing po doon sa Legazpi, kailangan niyo po umaten. Dahil 3 times hindi kaya atin, madi-dismiss yan. Ang reason ng korte, for lack of interest, the case is being dismissed. Sabi naman po ng korte doon sa Legazpi, aabutin pa yan ng January kasi mag-aantay pa tayo ng paananang letter. Ma'am, kaya nga ma'am, January pa aabutin. So ngayon pa lamang, dapat nagpa-placing-placing na kayo. Meaning, doon na kayo dapat tumitira sa Legazpi para pretty much meron na kayong idea tungkol doon sa maging takbo ng kaso, saan ba yung korte, paano bang biyahe mapunta doon. May mga preparation siyang. Kausapin mo ba dapat yung piskal o PAO? Nakausap ko na po, sir. Ma'am, may bakit ayaw mo doon sa Legazpi tumira? Ang ayaw ko doon, sir, may mga apo ako na nagsusuntukan sila. Nakita ko one time na sinuntok yung isang apo ko. Eh, hindi ko po alam kung anong gagawin ko. Nanginginig ako. Okay, so bakit mo problemahan yung mga apo nag-away din? Dapat, ma'am, ipaubayan mo yan sa mga anak mo na sila magdisiplina o mag-ayos sa problema ng mga anak nila nagsusuntukan. Bakit si Lola? Eh, ayaw ko pong nakikita yun. Ang sabi po ng doktor sa akin, dapat doon ka sa tahimik na lugar, manirahan, kasi may tendency kang tataas bigla ang BP mo. Dahil noon nga, sir, lagi talaga akong ginadala. Nay, sorry na ya. Mahal kita bilang isang alam nanay. Ako po ay makananay talaga. Pero ito kasing sitwasyon, Nay, kung tayo po ay makikitira sa bahay na hindi natin pag-aari, dapat tayo mag-a-adjust. Hindi ho sila mag-a-adjust sa atin. Kasi Nay, yung mother ko nakitira din sa amin noon at one point in time. Yung mother ko po nag-a-adjust sa amin. Sa schedule ko, kung ano yung patakaran sa bahay, nag-a-adjust po yung mother ko. Ngayon po may sarili na siyang bahay dahil kinuna namin siya. Pero nung tumitira po yung nanay ko sa akin, siya po ang nakikisama. Kaya ko hindi naman po pwede na lahat ng anak na tinitirhan mo makikisama sa iyo. Na yung apo, hindi pwedeng mag-away, hindi pwedeng magsigawan. Kung ganun, Nay, kailangan mo siguro sa Home for the Aged. Ilang taon na po kayo, Nay? 57. Hindi pa pwede. So pwede kayo nahanapan ng bahay na kung saan tatanggapin kayo. I think, sorry, Nay, ha, you're mentally unstable. So kailangan po kayo mat-rehab. Dahil emotionally, meron kayong grabe problema. Grabe kaya, sir, ang problema ko. Kaya nga po, ma'am. So you need therapy, sa palagay ko. Okay, sa'yo yan. Hanapan namin kayo ng clinic na you can undergo yung therapy o rehab. Kapag nag-okay na kayo, then pwede na kayong pumunta halimbawa kay Joy. Sa ngayon nakikita ko, yun ang dahilan kung bakit ka pinaalis ni Joy dahil may mga sinasabi ka na nakakatakot nga naman. Papasabugin mo yung bahay nila. Ayun po yun, sir, sa stress ko dahil wala naman ako pinagkakakita ng sarili kong pagkain. Yung gamot ko, sir, ang dami ko nasa 7,260 ang gamot kong maintenance. Nagbibigay Miss Joy, sa nakikita ko itong mami mo, hanggang salita lang siya, hindi naman talaga mananakito o gagawa ng karumal-dumal, if you will. Baka pwede, ma'am, unawain mo na lang siguro yung kanya pong problema na she is emotionally unstable at ako na po magpaparehab sa kanya hanggang sa gumaling siya kasi talagang meron pong dinadala itong sinanay. Meron siyang pinagdadaanan, ika nga. Baka pwede, ma'am, medyo unawain mo na lang. Pwede ba, Miss Joy? Opo, sir, pero hindi na rin po kasi kami papayag na ano, nandito siya. Pwede naman po namin ano, sa Bicol na lang din po. Kahit kami na lang po yung magbigay ng pamasahe po or ihatid po namin. So hindi na talaga pwede diyan, sa Bicol na lang talaga.
Opo, sir, kasi ano, for safety din po. Kasi pinapasa mo sa Bicol, ngayon ang problema, ayaw ni Mananay sa Bicol kasi daw yung kanyang mga apo doon palagi nag-aaway, nagsusuntukan. Hindi naman po yun, sir. Nung iniwan niya nga akong 4 months, sabay nag-iisa, nag-high blood ako, iniwan niya ako, sir, hindi niya ako tiningnan kung buhay pa ako o hindi, o patay na. Pero okay naman kayo doon sa Bigaspi na, hindi naman kayo pinalayas, ikaw lang kusong umalis. Oo, sir. Pwede ka bang bumalik doon? Ano po, sir, yung gusto ko, tahimik talaga, sir, dahil nag-high blood nga ako. Ma'am, saan mo kang titira? Ayaw sa iyo ng anak mo rito. Ngayon, doon sa Legazpi, hindi ka naman pinalayas. Pwede ka naman bumalik doon. Ayaw niyan, sir, yung kinakasama niyang si Rose Ann kasi gumawa sila ng ilinipat niya kay Rose Ann yung bahay na pangalan para daw sila ito, may panghawakan ito, na ako'y wala ng karapatan. Basahin natin sinasabi ng mga netizen, mama. Mama, makinig ka. Ang daming lumalapit sa iyo na nagpapatulong pero may mga family pa naman na pwede na lang pagtulungan, masyado nang maabuso. Baka menopause na yan. Kawawa naman si nanay, sobrang stress niya na sa buhay. Maawa naman kasi nanay niyo. Baka boksingero, mga... Talaga naman. Bigyan ng pera. Pera ko nga, sir. Inubos niya yung retirement pay ko. Nay, payag ka na kasi sa home po, the agent. Hindi po agent. Maraming nagsabi agent. Agent po, A-G-E-D. Ma'am, ito lang po may tutulong ko. Hindi po natin pwedeng persahin itong si Joy kasi po nasa tamang edad na siya. At the same time, meron na po siyang kinakasama. It's her choice. Although masakit mang sabihin, ito pong si Joy ayaw na talaga sa iyo. Matindi na talaga ang away niyong dalawa. Joy, kahit na hindi na siya tumira dyan, hindi pa pwede makipag-ayos ka kay nanay? Alang-alang okay. Sa Pasko? Okay lang po, sir. Sige, mag-usap muna kay nanay. Sige, hindi ko na ipipilit na dyan siya tumira, pero gusto ko marinig, nag-usap kayo na maayos ni nanay. Okay lang po. Sige, Joy. Alam mo naman yun, nasa abroad ako, sinabi mo na, ma, ipaayos natin yung kwarto mo para pag-uwi mo. May kwarto ka. Hindi ko yung iniingi sa'yo. Ikaw lang yung nagbigay na na. Oo, pero sinabi mo na ipapaayos natin. Kaya nagbitaw ako ng pera sa'yo. Pati yung kusina pinagawa ko. Tapos yung retirement pay ko na nakuha sa abroad na ilang dollar, nasa $5,000. Hindi ko alam kung saan napunta. Ngayon wala na ako. Ganun yung ginagawa mo sa akin. Ibabasura mo na ako. Sa $5,000, meron kang perang ganun kalaki. Tapos kanina mo binigay yung 5,000? Nakabangko po sa kanya. Okay, Joy, nasaan yung $5,000 niya? Sir, alam po yun ni Mama kung saan po binigay kasi nagpabili po siya ng tricycle dun po sa asawa ng kapatid ko. Yung na-hospital po siya, mga gamot po niya. Hindi naman po yun talaga napunta dito sa bahay. Yun lang po yung... Pero wala akong nakikitang resibo, sir. Nag-withdraw siya ng $800, $500. Anong ginawa niya sa pera ko? Ang natira na lang, $300. Hindi mo ba nilusta yung pera ni nanay? Hindi po, sir. Kahit po yung mga kapatid ko, kung sabi niyo po, alam po niya yan. Ginastusan niya ang pera ko. Pwede po natin siya, patingin na lang po sa ano. May card naman po yan, sir. Galing sa company po namin. Libre naman po pagpa-check up. Meron po yan. Jolan Kadag, magandang hapon po. Sir, okay ba sa iyo na titira dyan si nanay sa bahay nyo? Opo, meron din po kaming bahay dito sa Bicol. Okay lang po, dyan ka na lang siya titira. Opo, kasi meron din po kaming bahay dito, yung bahay namin na magulang talaga namin. Okay, sige po. So, opo. Dyan ko na lang po siya pauwi, pamasahian ko, papunta dyan. Okay, sige po sir, sige po. Okay. Ma'am Joy, pumayag na po si Jolan, kapatid mo, pero kayo po tumulong din magpadala ng pera para sa mga pangailang ni nanay, okay? Apo. Salamat po, Miss Joy. Sir Jolan, sige po, papuntay po namin dyan si nanay, ha? Apo, sir. Apo, sir. Okay, sige, thank you po. Nanay, pangamasayan ko kayo papunta sa Bicol. Eh, paano naman, sir, yung ginastos ko sa bahay, ayaw niya na akong patirain doon. Naggastos naman ako sa bahay, inubulinustay niya lahat ng pera kung pinaghirapan sa babloon. Tapos ngayon po, ako tinitigis niyang ilagay ako sa labas ng bahay. Yun po ang minamasama ng dibdib ko kasi naghirap ako ng ilang taon sa abroad yung retirement pay ko na. Ma'am, anong gusto niyong gawin ko, ma'am? Anong gawin ko? Bayaran niya ako ng mga ginastos niyang pera. Ma'am, sandali. Ano pong pwede kong magawa? Sir Idol, bahala na po kayo. Hindi, ma'am. Hindi pwedeng bahala kasi hindi ko alam sino si bahala. Ano pong pwede kong gawin? Banggitin niyo po. Na para malutas natin itong problema ito ngayon mismo. Ang gusto ko, sir, dyan ako sa kwarto ko kasi tayo. Ma'am, hindi nga pwede. Bukod pa po doon sa offer ng anak nyo si Mr. Jolan Kadag na doon katitira at si Joy mag-aalala, magpapadala ng pera para sa mga bilihin, mga pangangailangan mo. Ako naman po, nagtatanong, ano bang pwede ko maitulong? Gusto ko, sir, talaga doon sa bahay na
ano? Nay. Kasi tahimik na. Nay. Nay, for the last time. Kasi Nay, sorry Nay ha, marami pa nakapinga. Pagbigyan na lang ako nila sir ng chance. Ma'am, ganito po ha. Sa part po namin dito sa Wanted sa Radyo kay Idol Rafi, ginawa na po namin lahat. Ngayon ma'am, para din po sa ikabubuti nyo yan ma'am, kung uuwi po kayo ng Bicol. Ngayon ma'am, meron naman po kayong matutuluyan doon, may mag-aalaga po sa inyo. Kung ayaw nyo po ma'am, naku po ma'am, wala na po kaming magagawa. Kasi ma'am, yung doon po sa anak po ninyo, hindi na nga po pwede. So, hindi na rin naman po namin silang pwedeng pwersahin kung ayaw po nila, ma'am. May pira naman ako doon sa bakay. Bakit hindi nila ako patirahin doon? Okay, ganito, ma'am, ha? Bibigyan po namin kayo ng referral letter, ma'am. Ipapakoordinate namin to sa barangay chairman po. Para si chairman po mapatawag po yung anak ninyo, makapag-usap po kayo doon sa barangay. Ngayon, si chairman na po ang bahala kung ano po ang mapagdidesisyonan nyo kung kayo po ay uuwi ng Bicol o kayo po ay magsistay sa anak po ninyo. Tama po, Nay. Po. Sir Rabi, salamat po. Nasagin ang loob ko kung hindi pinatitigan ng mga anak ko. Na ano po ako na? Ganun pala ang mga anak ngayon? Naghihirap ako magpalaki sa kanila. Tapos ganun ang ginagawa nila sa akin. Naimbra ko silang pinabayaan. Mga anak ko, sana maintindihan niyo ako. Kung ayaw ninyo ako, napatuloyin ninyo sa bahay ninyo. Hindi ko kasi matanggap na doon ako maninirahan sa bahay ninyo kasi alam ko naman na may mga anak na kayo. Pero dito sa pinagawa kong bahay, yan ko gustong tumira. Kung ako ay nakapagsalita ng ganun, pasensyaan niya ako ninyo. Mahal na mahal ko po sila, hindi ko sila pinabayaan.